Istambay, istambay sa looban. Istambay, istambay sa looban. Istambay, istambay sa looban. Istambay sa looban. Lumabo, ba't lumabo? Maraming rapper ang nag-aaway. Kanya-kanya sila ng batuhan. Ngunit aking napagtanto at nalaman, ang away ay pwedeng pangkabuhayan. Istambay, istambay sa loob. Ba't wala po, anak ng teteng? Okay, mga kaibigan. Op, bagay ba? May nag-sponsor yun. Kay Mito Cartel. Mukha ba akong ano, model? Model ng Huawei. Huawei G. Simula ngayon. Ako si Huawei G. Pahinga muna tayo dyan sa mga kung nagiinit kayo. Kung nagiinit kayo, mga kaibigan. Magpahinga muna kayo. Ipahingan nyo muna yung mga utak nyong nag-ngingit-ngit, nagagalit, no? Kung supporter kayo ng magkabilang kampo, peace be with you. At makinig muna tayo dito sa ano pang good vibes na kanta, no? Eh kayo ba minsan ang nangarap na maging sikat? Iniisip nyo no na minsan nakahiga kayo at pumapasok sa isip nyo na kayo eh kumakanta, no, sa napakaraming tao at ikaw ay pinapalakpakan ng milyon-milyon, libo-libo, thousand-thousand, hundred-hundred na katao? Minsan na bang pumasok sa isip mo na yung sikat na pinapanood mo eh ikaw yon? At kung ano-ano yung pinaggagawa mo, no, sa isip mo. Makinig ka dito sa kantang to. Ang title ng kantang to ay Laro sa Isip, no, by MJ featuring Rhon, no. Napakagandang kanta nito, no. Mix and mastered. Syempre, walang iba ang inyong lingkod. Napakagaling. buat bangko. At beat by Don Ruben, no. Na ano ko na to si Don Ruben eh. Na ririnig-rinig ko na to si Don Ruben, no. Gumagawa na to ng napakalaking pangalan pagdating sa beatboxing. Ay, beatboxing. Pagdating sa paggawa ng beat. Ba't beatboxing? Ba't pumasok sa isip ko yun? Hindi, nagbaboxing kasi ako kanina eh. Tsaka ito sa beat. So siguro napagsama ko. Pakinggan natin, no. Ang Laro sa Isip. Legit ba tong nag-upload? Oo, tama. Box siya nga to. J-Lux ang nag-upload. Okay, pakinggan muna natin, no. Ito'y parang marami naglalaro sa isip mo. Tulad ng mga gusto mong pangarap, nasa isip mo lang at ilong ko na shiny. Pakinggan nyo. Naglalaro ang isip, dapat bang punan ang ini? Mga matang panay ang titik, tuluyan kang lumaya sa ter. Dumadagundong, naging kalmado ka lang, huwag ka pa daing. Tanging sarili ko lang sa akin sasage. Walang limit sa aking hilig at pangarap. Tuloy mo makontento pag di pagdipagdapat. Ako'y sandalan mo sa iyong tabi. Sa paglamig ng hangin sa gabi. Nakatingin sa bituin, bukas mga mata na palihim ako na humiling na makita ka. O kaya ay pansinin, o baka mapahiya. Di bali akin ang bibit-bitin, basta ako ay sumaya. Ako'y dinadala ng hiwaga sa isipan, at ako'y sunod-sunuran. Di kailangan pagpilitan, di ba? Di ba? Okay, oh. Meron pumapasok sa isip niya na gusto niyang makita. Ito ba'y tao? Ito ba'y pangarap? At sinabayan pa na napakagandang reggae na tunog ng chorus, no? At yung mga fillers. Okay, sige, tuloy natin. At ako ay napaisip na baka ito'y laro lang. Ako'y pinagpawisan at parabang lumulutang. Pero aking pinunasan at nangakong di masayang. Mga pinagpaguran na may halong katuwaan. Balang araw ang pangalan tatatak sa iyong isipan. Basta laging pag-igihan, kalakip niyang palakpakan. Pagkatapos kung tumingala ngayon sa kalawakan, mainit na balita, ako na naging usapan. Oh,
that fame. Maraming naghahangad. Maraming taong naghahangad ng fame. Para sa akin, mga kaibigan, ang kasikatan, kalahating blessings, kalahating sumpa, blessings at the same time, ubo. At the same time, sumpa rin yan. No? Kapag hindi mo na-handle ng maayos ang fame, para yung ano, para yung mainit na kape sa isang basong walang hawakan. Kapag hindi mo na-handle ng maayos ang fame, ikaw mismo ang mapapaso, ikaw mismo ang masusugatan, at ikaw mismo ang makakasira sa iyong sarili. May mga taong hindi kayang mag-handle ng fame, no? Yung fame nila nagre-result ng negative. Meron din naman mga tao na magaling humawak ng fame. Pwede mong ano kasi yan, marami kasing formula yan. Fame equals to money. Pwede mong i-convert ang fame sa pera. Pwede mo ring i-convert ang fame sa ano, sa influence, no? Fame into respect. May tamang formula yan. Fame into money, fame into influence, fame into respect. At the same time, pwede ring fame into your own grave. Alamin nyo lang yung tamang formula paano kontrolin 'yan. Pag meron na kayo, alamin nyo rin, no? Ang isa sa mga pinakamahirap din gawin, no? Madaling magpasikat, pero mahirap humawak ng kasikatan. Dahil lahat ng tao nakatingin sa'yo. Lahat ng tamang ginagawa mo, no, hindi nila papansinin yan. Pero kahit isang pagkakamali ang magawa mo, nako, yari ka na. Diba? Yung mga tamang ginagawa mo, parang normal lang sa kanila eh. Pero yung maling ginagawa mo, dun na yung butas mo. So, sobrang hirap yan. Para ka nagbabalance nyan, magkabila ng isang mabigat, tas isang magaan na sobrang hindi mo na talaga, nakakapagod na talaga. So, ganyan ang fame. So, ito, itong kantang to, Laro sa Isip. Marami naglalaro sa isip niya. Mga bagay na gusto niyang gawin. Mga bagay na gusto niyang maabot. Laro ang Isip, dapat bang punan ang ini? Mga matang panay ang titig, tuluyan kang lumaya sa ter. Kamade gundong, naging kalmado ka lang, huwag ka pa dae. Tanging sarili ko lang sa akin sasage. Wala ni limit sa aking hilig at pangarap. Tuloy huwag makontento pag di kino-comment ko tong chorus, no, napakaganda, no, at ibang klase yung atake, sabay na sabay sa beat, lo-fi beat, reggae chorus, boom bap rap, sobrang ganda ng harmony sa tenga ko nung kantang to. Isa sa mga nagpapa good vibes na music yung mga gantong klaseng music. Lagay niyo to sa sa playlist niyo, no, pakinggan niyo to, napakaganda. Dapat makontento kapag ito ay nakuha, buo dapat tiwala, wag kang Wait, ang ganda ng unang bar niya doon. Dapat makontento ka pag ito ay nakuha. Merong nakapagsabi sa aking tao na ang rule talaga ng mundo, ang tao ay wala talagang kakontentuhan. Yan ba'y totoo? Pag nakakuha ka ng tsinelas, gusto mo ng sapatos. Pag nakakuha ka ng sapatos, gusto mo ng bike. Pag nakakuha ka ng bike, gusto mo ng motor. Pag nakakuha ka ng motor, gusto mo ng kotse. Pag nakakuha ka ng kotse, gusto mo ng sports car. Pag nakakuha ka ng sports car, gusto mo ng private plane. Yan ba'y totoo ba na ang tao walang kakontentuhan? Pag nakakuha ka ng bagay, gusto mo makakuha ka uli ng bagay na mas higit dun. Totoo ba na ang tao ay walang kakontentuhan? Since sa simula ng panahon, pinakamahalagang technique. No? May isang rapper na nagsabi sa akin, makontento ka, pero wag kang magpa-kampante. Yan ang isa sa mga pinakamahalagang aral na narinig ko. Matuto kang makontento, pero wag kang magpapa-kampante. Makontento ka kung anong meron ka, magpasalamat ka dahil kumakain ka. Yung ibang tao walang makain, basurahan yung kinakain, di ba? Tapos ngayon magre-reklamo ka, makontento ka. Pero huwag kang magpakampante dahil oras na maging kampante ka, hindi ka na naghanda sa future dahil sobrang kontento mo. Iba na yon. Pagpapabaya na yon. Makontento ka, huwag kang magpakampante, huwag ka rin magpabaya. Okay? Dapat makontento ka pag ito ay nakuha. Buo dapat tiwala, huwag kang puro pagdududa. Tingnan mo ang iyong sarili, di na dapat kumpara kung sino ba. Mauuna kung huli ka, mas okay pa, diba? Naniniwala sa proseso kay sarap nitong buuin
parang Lego. Tahimik na bumubulong, tinawag na kung weirdo kung ano-ano. Musika ang aking bisyo at hindi yun magbabago. Ah, nararamdaman ko yung mga yung ano nito. Sinusulat nito, no? Yung alam mo yung tinatawag ang weirdo, yung bigla ka na lang nagsasalita ng mag-isa. No? Hindi nila alam, nagrarap ka. Meron kang kinocompose sa isip mo. At binubuo mo yun isa-isa na parang Lego. Ang mga musician daw, no? Ang isa sa mga pinaka-weirdong tao. Totoo ba yun? Ulitin natin, ang ganda. Ang ganda yung sinabi niya. Kay sarap nitong buuin parang Lego. Tahimik na bumubulong, tinawag na kung weirdo kung ano-ano. Musika ang aking bisyo at hindi yun magbabago. Hanggang sa ako'y malulong, maghapon lang sa kwarto na ako'y magkukulong. Nag-iisa, nag-iisip, kumakanta, tumatalon. Ako ay mag-isang nag-iisip, kumakanta, tumatalon. Wala ka nang makita, magtiwala lang sa sarili. Makikita din ang kalagaan. Nice lyrics, bro. Walang hindi mangarap. Pangarap. Makontento ay ikadasa. Makikita. Magtiwala lang sa sarili. Makikita din ang kalagaan. Yeah. Isang napakagandang kanta, no? Ang sabi niya, no? Tungkol naman sa pangarap mo, no? May mga bagay na dapat hindi tayo makontento. Saan? Anong mga bagay yon? Tulad ng pangarap. Kailangan looking forward ka lagi dyan. Pero may mga bagay din na dapat makontento tayo, no? May mga bagay lang din talaga na dapat hindi tayo makontento. Nang unang-una, kunyari, yung skills mo. Kung kontento ka na sa skills mo, syempre, hindi ka na magpo-progress, no? Kung araw-araw hindi ka na kontento sa skills mo, syempre, malaki ang itatalon ng progreso mo. Kung sa kayamanan naman, dadating din ang panahon na makukontento ka sa kayamanan mo. Pero may mga bagay talaga na hindi nabibilang, no? Yun ang mga bagay na hindi ka dapat makontento. Yung mga bagay na hindi nabibilang. Okay? So, yan yung review natin for today. Napakaganda. At yung tungkol naman sa mixing, wala akong masasabi. Napakagaling na nag-mix. Napakapogi. At napakagaling na artist nito, no? Si MJ featuring Rhon. Pampalamig. No? Pampalamig sa napakainit na eksena ngayon. At abangan nyo yung mga susunod pa nating mga vlog. No? Kung marami kayong hindi alam, ipapaalam ko sa inyo. At bahala na kayong manghusga kung, kung totoo ba o hindi. So yun na mga kaibigan, maraming salamat. At yan ang vlog natin for today. God bless you all. I'm out. Peace.